Hindi ko nga alala kasi nag-cheat ako yan. Sinulat ko yung conjugation dun sa rubber, sa eraser ko. Oo, mga bata, huwag niyo pong gagawin yan. Huwag mang gaya sa exam. Hello, guys. Hello! Hello po. So, ang first question ko is para kay Maymay tsaka kay Edward. So, ano yung kanta nyo para sa isa't isa tsaka bakit? Ikaw muna, Maymay. Ooh. Kanta sa para sa isa't isa siguro nabago na eh. Echo. Echo by Thousand Wells. yung ano namin, worship song namin na favorite talaga namin every time na kapag may pinagdadaanan kami, yun yung agad namin piniplay. So, yun yung nagbibigay strength sa amin na okay lang yan, kaya mo yan. Kung na, nagpaparemind sa amin na hindi talaga namin kontrolado ang mundo, bali God is in control talaga. Wala siya, wala kami. It's actually right next to Echo sa playlist ko. It's Soul's Anthem by Tori Kelly. Basta it's a song about not knowing what's gonna happen, not understanding something that did happen, but knowing it's well with my soul. Parang even though we don't understand what's going on, bagay na bagay sa 2020, God is in control. We trust Him and we know that everything will be well. So that's my song for Maymay as well. Actually, I always listen to it during the shooting as well. Yeah. Echo. I should listen to that one as well. Kuya Rob, magugustuhan mo. Okay, thank you. And ayun. Thank you. And yung last question ko is para po sa lahat ng cast. So may instance ba sa buhay nyo na napadiaries kayo or kumapit sa patalim? Like, parang nandaya ko sa test, ganun. Oh, nga, no? Gandang tanong yan. Meaning ko, I cheated in a test when I was like 13 years old. Spanish exam po siya. Yan lang. Naalala mo pa? Naalala pa yung item? Hindi ko nga alala kasi nag-cheat ako yan. Hindi mo nakita yung sagot. Sinulat ko yung conjugation dun sa rubber, sa eraser ko. Yan yung... Basta hindi ko nga naalala. Kumasa sa eraser, ha? Oo, mga bata, huwag niyo pong gagawin yan. Huwag mang gaya sa exam. Bad yan. Si ano? CJ. Meron ba? Kaya po ako natatawa kasi yun rin po yung nagawa ko. Sa eraser? Yun rin po nagawa ko nung nakaraan. Nung nag-aaral po ako. Pero ngayon kasi... wala na pong mat-mat. Kaya, talagang, yun po. Kaya ako naman po nagawa yun. Pero, wag niyo na po gagawin yun sa mga bata ngayon. Kasi, napaka-delikado po yun. Dahil kung gagawin niyo po yun ay, baka kayo ay ma-drop out sa inyong eskwelahan. Oo. Hindi niyo dinadaya yung teacher niyo, dinadaya niyo yung sarili niyo. Yes. Mm-hmm. Yes, tama. Iggy Boy, basta ako gusto ko lang sabihin, kapag may problema kayo sa math, si Kuya Robby ang tanungin nyo. Madali. Nakakatawa kasi, di ba nung dati, until now, kumbaga, hanggang sa later seasons na nanggawing bulili, di ba meron kaming games? So, parang magkaroon kami ng motivation na manalo kami dun sa games. Ililibre daw kami ng, kung sino yung mananalong team, ililibre ng Starbucks ng production. Ang ganda yung sinasabi nila. Kaya team ko lagi si Charlene. So, lagi kami nandadaya sa games para kami yung makakuha ng Starbucks. So yun yung mga kapit sa patay yung pandakaya moments namin. Gusto ko na makakuha ng kape, ha? Games. Oh. Ito, I think The question is, sino na naman ang dinaya mo, Neil? Hindi, ba't parang, sino? Ano ba, parang naging normal na sa atin yan ng mga kapuan natin nung high school, eh, di ba? Parang may cheat ka sa, hindi sa girlfriend, ha? Ikaw, Robby, idol ko dyan pag ganyan, eh. Uy, walang ganyan!
joke lang pare. Joke lang. Hindi, ano, siguro sa mga subjects, yung mga, alam mo yun, ilalagay mo mga formula dito sa ID mo, sa LACE mo, ganyan-ganyan. Tapos, di ba, parang normal na maging ganun ng that time ng mga 90s na high school. So, yun. 90s ka ba, Kuya Rob? Ha? Si Robby, magkaedad yata kami na Robby. Achi, ikaw. Anong ginawa mo? De, Rob, di ba 23 tayo? Ano ka ba? Ha? 23 tayo eh. 22 years na ako sa ABS. Chi! Akin? Well, hindi siya pandaraya. Nangopi ako. So, funny story siya. Prep ata ako noon. Tapos, first time ko ever sumagot ng test paper. Hindi ko alam yung gagawin. But, ginawa ko, kumopi ako sa katabi ko. Pati yung name niya, kinopi ako. Uy, wow! Gusto ko yun. Kasi diba, sa test paper, merong name, ganun, yung date. Pati name niya, nakopi ako. Nagulat bakit walang China. Oh, ayun. Dapat nag-ano ka na lang, nag-photocopy ka na lang. Parehong-pareho rin naman. Before we get to Maymay, I'm interested to find out doon kay Miss Christine tsaka kay Direk. Miss Christine, anong mga pandaraya yung ginawa niyo dati? Pandaraya pala ng feelings. Wow, joke lang. Ang feelings? Uy, wow. Char lang yun. Ano sa feelings, ha? I guess lahat naman tayo na-experience talaga natin yung ano, yung mga, hindi naman talaga dapat tularan, pero mga maliit na pandaraya din sa school, yeah. Yung mga projects, for example, na group project, pero ang igugrupo mo is yung mga masisipag. Ayan. Yan, gusto ko yan. Hindi ko ah, yun. So, I guess, yeah, in a way, nandaya siguro sa effort, pero... Ah, hindi bandaraya yon. Ang tawag doon ay diskarte. Yan ang mga ginagawa natin. Direk Barry. Let me just remind you, Direk Barry, nanonood po yung asawa niyo. Exacto, nandiyan nga siya. So, ayun, if we're talking about ano, no, sa school naman, syempre, tama nga sinabi ni Christine, kung lahat ng mga pandaraya, lahat tayo meron yan kasi ano yan eh, parang nature ng tao talaga yan. No? To commit mistakes. Pero siguro kung yung kwentong ganyan, no, siguro para, ano, meron din ako dyan. And dahil sa pandarayang yan, marami tayong matututunan. Na hanggang ngayon, hindi ko siya makalimutan dahil nung kinopya ko siya, salita ng salita sa akin yung kaklasiko. Sabi niya, pa-el-gas. Eh, ang subject pa, religion. Pa-el-gas. Sabi ko, ano yung pa-el-gas? Pa-el-gas. Yung pala, that is the seven capital sin. Pride, anger, envy, gluttony, lust, gluttony, avarice, and sloth. The seven capital sins na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Na kaya kabisado ko siya dahil na kinopya ko. Oo nga. Meron kang matututunan. Kasalanan diba? Mo talaga yun. Hindi mo lang siya isinulat, isinebuhay mo. Sinebuhay mo, diba? Kakaiba. Oh. Actually, yung mga maraming bagay na nagagawa natin, the lesson din siguro ng mga pandaraya, we're talking about diaries and daya-daya. We learn a lot from it and we reflect from it na wag natin, kung meron man tayong ginawa na pandaraya, maaaring dapat kung tumama na sa atin at naramdaman natin, we should reflect on it and do something about it. Yeah. Let's learn something from it and then we guide people and we tell people na this is not right, this is not nice. Mm-hmm. Tama naman. Lying is never good. Yes. Maymay. Ano nga po yun, Kuya Robby? Maraming salamat, Maymay, to TJ Gakon. Hindi, Maymay, ano ba yung pandaraya? Kachat kasi ako dito sa ano. Sa pandaraya? Feeling ko perfect naman ako, Kuya Robby. Feeling ko. Ano kaya yun? Sabihin mo na, aminin mo na yung lahat tinigilan mo, di ba? Tumigil ka na sa lahat ng mga bisyo, yung mga ginawa mo, di ba? Oo nga. Ayun, tumigil na ako sa pagbibisyo, tumigil na ako sa pagiging unfaithful, pero isa lang yun hindi ko tinigilan, Kuya Robby. Ano yan? Ang magsinungaling. Malaking pandaraya talaga yan. Ako, I will accept that answer. Maraming salamat, Maymay.
Jay. Yun na yun, Maya. Maraming salamat.